kasi patapos na po yung bahay mo. Then, yun, kayanin niyo po tatay na. Magpagaling po kayo. Na ako. Oo, magpagaling po. Makakatulog na ako siya. Makakatulog ka na po ng mahimbing doon sa bagong bahay niyo. Bagong bahay? Oo. Sinasabihan mo din siya po nanay kung ano pong mga nabago po sa bahay niyo. Paano pong mga, anong nangyari sa bagong bahay. Pinikwentuhan mo din siya. Oo. Lahat nga, sana sabi niya. Kaya nga po. Magkaakit siya dyan. Kasi ilang araw na lang din yan. Matapos yung CR. Sabi nga nung dalawang ano pintura na kami. Tatlong araw lang daw sila niya. Oo. Kahit tatlong araw, tapos na yan. No? Tapos. Sa Merkulis, baka tapos na yan. Kasi nga ano, magpintura na at kakabitan na ng ano, bintana. Tapos pupunuin natin yung tindahan mo, nanay. Ayun po tatay, grabe no. Magpagaling po kayo, no? Para po, ano po, makita ng ating viewers na makatira pa kayo dito sa bagong bahay niyo po. O ayusin ko po ang buhay ko. Makalipat yan. Makalipat na po doon. Mas maganda naman doon kasi nga, mas marami kong makikita ng tao. Marami salamat sa lahat. Po, walang anuman po tatay. Sa inyo. Opo. Sa lahat na nag-suporta sa amin. Opo. So, pasalamat ako. Kahit ganito lang ako. Mahal na mahal ko kayo lahat. Opo. Naiyak lang ako sa tuwa. Maraming nagsusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat. Kahit hindi ko kayo kilala, marunong ko magbigay ng ano sa amin. Hindi ko mapigilan sarili ko sa tuwa. Sa tuwa po. No? Okay lang po yun, tatay. Ilabas niyo lang po yun, tatay, no? Kung ano pong naramdaman niyo. Salamat na lang sa inyo. Sa dito lang po kami, tatay, no? Natutulong po sa inyo kung ano pong mangyayari. Salamat sa inyo. Pulis. Ikaw ang nagbigay ng magandang buhay sa amin. Lalo na mga kasamahan mo susuporta sa atin. Maraming salamat. Opo, walang anuman po tayo. Salamat. Opo. Sa inyo. Kay Kuya Val Santos Matubang. Maraming salamat po sa inyo. Sa ribbon cutting tatay, makita niyo na po si Kuya Val, ano? Kasi andito po sila. Si Ate Edna, asawa po niya. At si Kalinga Prab. Yung resume ko. Ano po? Hindi ko ma... ano... pagluwag ko sa tuwa. Oo nga po. So po, kayanin nyo lang po tatay. No? Kayanin nyo lang po. Kung ano mo pwede namin maitulong, handa naman po kami magbigay po ng tulong sa inyo. Ayan o. Kaya na lang po si tatay dito mga kalingap. No? Ayaw niya po magpadala sa ospital? Napa-hospital po? Uwes. Ayaw niyo po? Uwes. Uwes. Masadala po. Ano? Kung gusto. Uwes. Kung gusto namin. Uwes. Ikaw po? Napadala po. Napadala ka po? Sige po nanay, ano po? Padala po natin sa hospital. Katulad ng pamangkin. Namatay na rin. Pitali si Otso. Nahihirapan na po si tatay. Unan. Babunan daw po. Baba. Ano na, ipadala po natin sa hospital po. Ayaw niyo po? Tuturukan niya. Yan. Tuturukan talaga yan. Mamamatay yan. Tuturukan. Hindi ka po tuturukan? Yan po yan. Gusto mo mapa-hospital po, tatay? Oo. Nay, ano po? Ano po? Dala po natin. Naman pa man yung buhay kahit paano. Si Aba, kapatid kay Alam. Tiyo! Tiyo! Kakayanin mo, ha? Oo. Kayanin mo kasi. Mamatayo. Ganun magkarok na lang ng bahay. Saka naman nagkakaganito ikaw. Ano na? Kaya mo pa ba?
Yes. Dito kasi naman, kawasap pa lang kita kahapon. At saka kanina, okay ka na lang baga. Tayo. Napapagod ka na magsalita. Anong gusto mong sabihin? Ano sasabihin mo? Ano gusto mo? Anong gusto mo? Mapadala ako. Sa ospital. Sige po, taling ka namin. Nandiyan si Rowell. Opo, andito po kami. Tutulungan ka lang sa Sir Rowell po, ha? Laban ka po dito. Salamat. Lumaban ka talaga, ha? Malalala. Makakalipat ka pa dyan sa bahay niyo. Ano na tayo? Lahat na lang ng tulong bumupunta ako sa inyo, eh. Para gumaling ka lang, eh. Dito magpagaling ka po, ha? Magpagaling ka talaga. Kasi mahirap mo palaging ganito po ate, no? Walang resistensya, ganito po. Hindi ako nagpupang kami sa abing kawang-awa po ako siya. Eh. Nung nagagamot ng pinabidyo mo isang araw, yung gamot, hindi na talaga po na kami. Sige po, mapadala po sa ambulance na lang. Sakay po. Nagabihan na po kaya, sir. Okay lang po, okay lang po. Ito, maglaban ka. Laban po dito. Salamat. Huwag ka magpasalamat sa akin. Lumaban ka at gumaling ka pa, okay? Ha? Magpagaling ka. Nilagnat. Ha? Nilagnat po siya? Mm-mm. Mainit. Masakit daw, mainit. Grabe. Sa diretso na lang po sa diet yan. Provincial. Oo, hindi tatanggapin dito. Hindi na yun matatanggap sa ano po. Talaga. Sa labo. Dapat sa diet. Bagay mabuti dumating si Aba Diyo. Pila doon pag napaksin. Andito naman kayo. Sige po. Manong po ko doon. Pahinga na muna, huwag na magsalita muna, ha? Mapapagod ka na. Shout out po sa ating lahat and welcome po sa ating channel, ang Rowell of Malalag. So, ngayong araw po, kasama po natin ngayon sila Kuya Alex, andito po. Si Kuya Alpi. Alpi TV. Si John Rivera Official, Lingap Victor and Kuya Reagan Vlogs. So, ngayon mga kalingap, andito po tayo sa ating pinagawang bahay kay Nanay Emma, no? Ito po mga kalingap, and ngayong araw po nabalitaan po natin na wala na po daw si Tatay Romulo mga kalingap, no? So yun po ay kinonfirm po ni Ate Luz, no? Kasi si Ate Luz po mga kalingap ay ang ating contact po dito, no? Siya po ang ating tinatawagan po kung anong mga pangyayari po dito, kung ano pong update natin dito po mga kalingap, no? So ayan, ito po ang kanilang bahay po mga kalingap, na talagang ready na po sa para sa ating ano, para sa ating ribbon cutting. Nanay Emma, kamusta po? Ito. Nasa pulinarya pa si Mulo. Nasa pulinarya na po. Anong oras po siya nawala po, Nanay? Alas 6. Alas 6 po ng umaga? Mm-hmm. Nagpaalam pa sa amin. Ay, nagpaalam po siya. Ayaw niya na magpadala sa anaga, eh. Kasi mahirap para daw yung katawan niya. So ano po, ni-reaper po siya, Nanay, sa ano po, ni-reaper po siya sa naga? Sabi niya ayaw niya. At tutubuhan na sana. Ayaw man magpalagay ng tubo.
Anong oras po kayo nauwi dito, Nana? Ano, alas 9. Alas 9 po. Sino po nandun siya? Pinaano na kami, pinauwi na kayo. Pinauwi mo na kayo? At sila na lang daw mga dala dito ng patay. Grabe. So talagang ano po, Nana, hindi po niya kinaya po? Hindi na. Talagang sinabihan ako sa pangliba. Sinabi ko na sa kanya, talagang mali ano na ang buhay niya. Kaya ayaw ko na sana sindalhin doon. Kasi yung baga niya, wala na yung kalahati. Kaya mabubuhay man daw, di, sa gamot na lang mabubuhay, hindi na saan. Kaya napaparalyze na yung katawan niya. Wala kang ipunta namin sa ospital. Opo. Puro oxygen ang puro oxygen po. Sa tatlong araw na yung puro oxygen. Wala na, hindi na sa kakaano. Yung kamay niya, hindi niya na maigalaw. Hindi na po maigalaw. Hindi na po siya makapagsalita. Hindi na. Ano na lang. Yung sinyas na lang. Sinyas na lang. Tapos kaninang maga, nagpaalam. Anong sabi ko na? Sabi niya, anong na ninyo ako, ayusin na ninyo ako at matutulog daw siya. Wala. Sabi ko, oh, sige, inayos na namin. Di pagtalikod ko, sa'yo kung makapunta ko sa CR, sabi ng doktora, patay na si tatay. Yun, nalaman namin na patay na kalan talaga. Yun pala yung pahiwatig niya, Nana, na matutulog na po siya. Matutulog daw siya. Nagpaalam pa man doon sa amin, doon sa amin mag-ina. Hindi naman namin tinutulugan. Doon na lang kami sa may anong kama. Sino pong kasama niyo po doon? Yung anak ko. Sinali ko kaya sa dungganon yung sa may libre kabaong. Kaya may kabaong yan. Meron na po siya. Saan po siya ngayon? Nasa punerarya pa po? Nasa labo. Sa labo siya din nila. Sa labo doon kami din. So anong oras daw po yatin dito, Nanay? Mga sabi ngayon na alas dos po. Alas dos daw. Alas dos daw ang puno ng ano, yung puno ng pag-imbalsamat. Mga sabi ni Aba, mga alas 4 na yung makakarating dito. Nanay, ano po, sa pangyayari pong yan, tinanggap niyo na po na ganyan po ang mangyayari po kay tatay? Noong patinanggap ko na, talaga, talagang doon na ano niya. Kasi nga po, Nanay, no, sa loob po ng 17 taon, kayo po yung nagsisilbing ano niya, alalay, no? Kayo pong nag-alaga sa kanya. Kulang talaga. Nahihirapan na po kayo. Tapos sabi ng mga doktor, dalhin daw namin sa Naga. Sabi mo nung asawa ko, huwag na at hindi ko nakakayanin. Tapos tutubuhan. Ayaw din. Kaya sabi ko, Aba, mag-desisyon ka na kung ano ang dapat. Sabi mo na, Aba, patubuhan natin, Mama. Ay, Aba, ayaw ni Papa mo. Ayaw magpatubo. At gusto nga nung gabing yun, mauwi na kami. Mauwi daw siya dito? Oo. Sabi ko, paano ka man, paano tayo makakauwi na nakaano na talagang dito ka? Sabi ko na sa'yo, kung huwag na tayo magpunta doon. Alam ko naman na yung x-ray niya, yung kalahating ano niya, baga, wala. Wala na po. Wala na pong... Wala na talaga. Hindi na po nagpa-function. Hindi na. Tapos inanong ano sa ultrasound, yung kabiak ng ano niya dito, wala na. Talagang ano po, Nanay, napaka-komplikado na pala yung sakit po ni tatay. Talagang ano daw, dala na yun ng ano niya, kaya nawawala yung mga lakas niya dito. Dati bang baga malakas man ito, ay malala na daw. Sa ospital pa, dyan pa sa panganiba, di sinabihan ako ng gusto. Siya? Sabi daw ng doktor, ay Nanay, italaga mo na lang, talagang malapit na yan. Sinabihan ako kayo? Sinabihan ako, kaya parang ayaw ko bang gumalaw. At hindi ko naman pinapalam sa kanya na ganun na ang karamdaman niya. Ayaw ko man mabigla siya. Pero sa tingin mo po, Nanay, masaya po si tatay na ganito po ang nangyayari po? Oo, masaya ano na po? Siya at makapagpahinga na. Nakapagpahinga po siya, tapos nakilala po namin kayo, no, bago po siya nawala.
natulungan pa namin. Nabigyan po kayo ng ganito pong bahay. Yun nga lang po ang nakakalungkot po na hindi na po niya matirahan po ito. Nagsabi nga yung nagsalita pa siya, hindi tayo makakapista. Sabi ko, hindi po daw. Ko, hindi daw makakapiesta dito. So yung piesta kahapon po. Sabi ko, oo. Sabi ko, dito na talaga tayo mamimista sa ospital. Sabi man ni Aba, mauwi muna ako mama. At may sayaw nga yung apo ko. Sabi ko, bilhan mo naman ang damit na pasayaw. So umuwi po si anak hindi mo. Man, hindi man, mapinayagan. Hindi pinayagan ng ama. Ba, dito ka na matulog, huwag ka nang umalis. Kaya hindi na nag-alis. Kaya parehas na lang kami nakahungko doon sa ano. Damag kaming ano, maga na nga ako nagsigbay ako doon sa paahan niya. Nakatulog akong kaunting oras. Tapos ginising niya ako. Ni, gising, baguhin mo yung ayos ng ano ko, higa ko. Si sinabihan ko. Sinabihan. Si tatay po sa amin. Hindi inayos ko. Tapos tinignan nga si Aba, yung anak ko. Tinignan. Tapos, di nag-imik. Tapos diretso ang pikit ng mata. Sabi ko, nagbaba ako doon sa kama niya. Sabi ni nung nurse, Nay, patay na si tatay. Parang pangang... Kung naramdaman niyo po nanay nung narinig niyo po yun na wala na po si tatay. Ano pong... malungkot din po, at... Umiyak talaga. Siyempre, ilang taon na kami nagsama. Kami lang na dalawang nag-usap-usap. Yung mga apo ko yun, wala man parati din sa amin. Yung isa lang na yan ang pinapag-aral ko ang nandito. Yan ang kasama-sama namin. Tapos yung binata namin na apo, sabi ko, dito na muna at alalayan si lulu niya. Nag-uwi man at makikupra daw yung makikikupra. Dilinsya din na niya yung lula. Kundi pinayagan kong nag-uwi sa Makulabo. Anong oras pa ginawa si tatay doon sa hospital ko? Mga alas 10 siguro. Alas 10 po. Hinatid po siya doon sa labo. Kasama kami. Pagdating sa labo, Nay, umuwi na muna kayo magpahinga. At kami wala na lang mahatid. Wala pa kayong tulog po na. Wala. Maayos po na. Tatlong gabi kaming walang tulog. Parang ang ito. Kaya po, huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo po, nanay. Para bang ang papil? Wala na po kayong ano. So, ayan na ang kanyang karabi po, ano. Ayaw man dito papasukin ni Junior na at mama, doon na lang natin iburo si Papa. Ah, doon ba sa dati niya? Oo. Dahil gigibain ito, sayang na. Kasi malaki yung kabaong. So doon niya po ipapaburo si tatay sa dating bahay? Doon sa bahay. Hindi pa mampatian niya yung nabiblisingan. Bagay puro, bagay bagong bahay. Patay ang ipapasok mo, masama yun. Masama po. Kaya doon namin inano. Doon dadali yung patay. Grabe po, nanay na. Yun po, nakakumpirma po natin mga kalingap na wala na pala si Tatay Romulo. Ilang taon po siya, nanay? 67 po? 67. So, sa loob po ng 67 po na taon na pagsasama po no, nung buhay po po si Tatay. Yun nga po, ilang taon din po siya nang naghihirap po, nanay, sa kanyang sakit po. Ano po? Ilang taon po na... 17 anos. 17 anos po na... Diyan si tatay, no? Nag-alaga po. So, sa mga huling sandali po ni Tatay Romulo, nakita po natin mga kalingap, patulungan po. Kaya, siguro po, tanggapin na lang po natin, nanay, no? Kasi nga po... Tagal ko naman tinanggap at saan ba mapunta? Kaya nga po, at least man lang, bago po siya nawala, nanay, no? Bago po siya nawala, na bago po, no? Natulungan po kayo, no? Nakatikim siya ng gatas, nanay, no? Yung mga maintenance po may niya. May ganun pa nga siyang gatas. Kaya po pang naiwan po doon. Pwede man po kayo mag-inom, nanay. No? Yun ang iniinom ko ngayon. Oo, pag-inomin nyo. Para bagang ang hina ng katawan ko. Hinihina po kayo.
So ayan na, alinap. No? Siyempre, tayo naman po, no? Kung ano po mangyayari kay tatay, no? Hindi naman natin hawak yung buhay natin, no? Kaya ang Diyos lamang po nakakaalam kung hanggang saan lang po tayo makakalingap. Kaya tinatanggap na lang din po natin, no? Yung nangyayari po kay tatay. At least man lang ngayon, wala na pong sakit yung nararamdaman po ni nanay, no? Hindi na po siya mahirapan sa kanyang sitwasyon. Talagang ano na po, pati din po kayo nanay, no? Hindi na din po kayo mag-alala. Hindi po, mas magpo-focus lang po kayo sa kalusugan niyo din po ngayon. Nagrami na. Pati yung sugat niya baga. Ah, lahat sinugat po. Siya. Ito lahat yan, sinurugat na. Ay, grabe. Parang, mas lalong lumala ano, po siya. Mas lalong naglala sa ospital nung pag-init. Binala nga namin ng ano ng ceiling fan at hindi na siya mapatulog. Nung may ceiling fan niya, napatulog siya. Grabe po. Grabe yung paghihirap pala ni tatay nanay, no? May inaasuwang pa doon sa ospital. Meron po? Kasi yung lalaking nakita ko ay parang, sabi ko parang aswang ito. Hindi tinitikalan si yung asawa ko doon sa bintana, parating nakaganyan lang. Sabi ko ay aba. Yung lalaki nakatingin lang sa inyo? Pasyente din. Wala? Pero hindi nauubos yung nagtataka ako at yung swiro niya hindi nauubos. Ay gaganyan lang ang swiro niya oh. Siguro idinikit lang yun doon. Sabi ko aba, akabado ako dyan sa lalaking yan. Yan sabi ko aswang yan. Hindi naalis doon sa bintana talaga. Nakatingin lang sa inyo? Nakatingin lang doon kay doon sa asawa ko. Tapos nung tinitigan ko, biglang umalis. Sabi ko parang may dinadala ito. Parang pakiramdam ko lang na ano ang balahibo ko ay natindig pag nasilip doon sa bintana. Tapos lalong nalala yung sakit ng asawa ko. Pag inaasuwang baga ano yung may sakit. Ano kayong payuhatid ng nanay? Lalong nalala ang may lalong sakit. Lalong nalala po. Pag... Kaya dyan sa bahay, inaanuhan ko yan, may mga pangontra yan. May gatong may amak ako doon sa silong. Tapos doon sa kusina, may gatong. Tapos doon sa may kalderong maliit, may gatong din. Kaya hindi yun inaasuwang na masyado dito. Tapos may pangontra ako itong buntot pagi. Sinisigbay ko lang sa kanya, kaya hindi yung inaasawang dito. Pero doon, sus, nang alimpasay siya. Sa'yo ko, aba, talagang aswang yan. Pinarangka ko na. Ay, kinausap mo? Oo, nag-alis. Tapos napunta doon sa kabila. Pagpunta doon sa kabila, biglang may namatay. Doon sa dulo nung ano namin, higa, may karaya namin na yun, namatay yun doon. Ay, kapag inaasawang ang tao, talagang madaling mamatay. Kilala mo man ang tao mo, ano ay, na normal na tao. Tapos yung tingin niya, para bagang hindi nakakatitig sa tao. Hindi nakakatitig, may dinadalang ganyan. Tapos dinasalang kung anong sa nanay nung na, ano, sabay alis baga. So ayan, grabe mga kalingap, no? So siguro po, hintayin na lang po namin dito saglit nanay, no? Na maihatid po ngayon. So kumusta na po nanay yung bayaran po dun sa ano po sa hospital? Wala manin. Wala po. Wala. Kasi nga public yun. Kasi po. Yung ano yung pira baga binigay mo. Yung mga mamahal na gamot, nabili niyo po? Yun ang binibili namin sa labas. So wala doon. Ah, si ano naman kaya po? Kaya wala man ano. Ang oxygen niya ay siguro dami. Marami po siya maraming nagamit na oxygen. Pero walang bayad. Wala. Ay, maganda po yun. Kasi nga naman, public naman po yung pinasukan natin ano, tapos na hospital. Sinabihan nga kami mag, ano daw kami mag hingin tulong kay dung tulong. Kanino po? Kay Dung daw. Sabi ko, sa gobernador. Hindi na kayo mapunta doon at sabi ko mayroon naman kami inaasahan. Mga isang taon na yun ay inano ko sa ano. So sana naman po nanay sa pagburol po niya? Kumusta naman po ang panirari po? Siya da, ano, ayos man at okay may naman. May ano man daw, may budget na sa gabi 5 mil daw yun.
May budget po. May budget. Kaya nagkaroon po siya ng kabaong. Ganda po yung kabaong niya. Binilhan namin. Binilhan niya po. Barong. Tapos marmol yung ano niya. Yung kanyang kabaong. Yung kandila. Bagang ano. Ay, yung kanyang kandila. Yung kabaong niya. Magandang kabaong. Okay naman. Kabaong. Sabi na eh, umuwi na muna kayo makapagpahin. Nasa nabihan po kayo. So wala po kayong bayarin sa ano, sa funeraria? Wala. Pero yung problema na lang po nanay, yung ilang days po yung dito nanay na ano? Pitong araw po. Sabi nung sa ano. So yung ano na lang po dito, yung halimbawa pagkain niyo, ano po? Tapos yung pangkape, no? Kape pinapay, tsaka bigas niyo po dito, no? Kumusta po yung dating bahay niyo? Pinatukuran ko na doon sa silong. Sino nag-ano po doon? Yung apo ko, na taga-Larap. Ah, wala. Ibo si, ano, si Kuya? Andyan. Kuya John? Si andyan din po. Siya din tapos si Natidan Mangkawi ni Kapitan dito. Pinahatidan Mangkawi. Inisita po kayo dito? Pinahatidan lang kami solar. Solar? Ay, maganda po yun. Nakikabit man kami yan sa kabila. Ano yung sa, ano baga, kabaong niyang. Pero okay naman po, Nana, yung dating bahay niyo po na lalagyan po ng kabaong. Okay da. Okay naman. Kasi nga po, no, pangit naman po nanay, no, na bagong pangit bahay. Pangit daw talaga. Hindi pa na-ribbon cutting, hindi pa na-blessingan, tapos patay yung ayaw unang. Ayaw mo, anak ko. Tama naman dito po. Na lang. Kasi nga po. Masama yan, mamang papasukan mo nang hindi pa na. Hindi pa na-blessingan. Na-blessingan. Inayos Manila. Kumusta na po kayo ngayon, nanay? Matulog sana. Matulog. Ako. Ano? Kasi nga po, kailangan mo din magpalakas po, nanay. Ang gaano ba ganito? Masakit pa yung ulo niyo. Parang umaano yung ano po yung... kanina nga, pinapatawag ako doon sa opisina nung... Inanuhan ko ng kabaong ng asawa ko. Ay, ayos, nanay. Nandito na yung galing sa barangay. Ah, may binigay po. May binigay mo na ano. Yes. Nanay, no, kahit sa kanyang mga huling sandali po, nanay, no, sa kanyang pagburol, at least may mga taong tumulong talaga nanay, no? Nagtutulungan para hindi na po kayo mag-alala. Ayaw ko nga sana magsali dyan. Opo. Napilitan lang ako. Talagang ayaw kong may utang. Sahi mo nung anak ko. Sige na mama, tutulungan na lang. At 360 lang man ang hulog man na yan. Ah, hulugan po yan. Abalin mo kang ano, montuari. Montuari. So, ayun mga kalingap na. Grabe. Yun nga po yung plano namin sana nanay, no? Na hindi pa na-i-admit si tatay at medyo okay pa si tatay. Noong Sabado pa lang, no? Maribon cutting natin ito. Yun ang sabi namin. Eh kaso, nung pinuntahan ko si tatay, kailangan niya talaga, no? Gusto niya talagang magpadala sa ospital. Gusto niya pa talagang mabuhay. Kaya lang hindi na tatanggapin talaga ang katawan niya. Mas lalo pong lumala yung kanyang sitwasyon talaga. Eh, hindi ko pinakita sa kanya yung extra at mabibigla yun na eh. Oo nga po, baka mas lalo pong mag-ano si tatay. Tapos doon naman, pagdating naman sa diet, tatlong extra. Tatlo po? Tinatlong extra yun. Hanggang ulo, hanggang dito. Tapos sinalang pa siya doon sa ano, yung bilog. Dami din, tatlong ano. Grabe yung pinagdaanan po ni tatay, no? Pero kahit ganun pa man nanay, no, at least natanggap mo na po, no, oo, na ganun po ang mangyayari. Pamilya ko tanggap na at dahil alam na nila ang mangyayari. Yes po, kasi doon lamang tayo patungo, nanay, no, yun po ang patutunguhan natin. And syempre, naintindihan din po natin yung kalagayan po ni tatay ngayon, no, na ilang taon po na paghihirap, no, ilang taon po ang sakripisyo para maalagaan po si tatay. Ngayon, wala na po si tatay, no? Wala na po kayong kasama. Yung mga apo ko. Mga apo mo na lang po. Yun na lang ang mga kasama ko dito. Yan, pinapag-aral ko man yung isang yan. Ay, isa. Para matapos. May kasama ka po dito, nanay, no? Tagal na yan sa akin. Tapos yung verbenatilyo. Yun ang kasama-sama ko dito. So, Nay, pwede puntahan ko natin doon sa ating bahay para ma-check po natin doon. So, doon po ibuburol daw po si tatay, mga kalima. So, ayan mga kalingap, no. Dito po, inaayos po, no. Inaayos po yung dating bahay po nila. Ayan po.
So dito po, ibuburol po daw si tatay. No? Ito po yung kanilang dating bahay, mga kalingap. No? Dito po tayo. Dito na lang siya ibuburol. So dito po, nanay. Dito lang. Lalagyan man niya ng mga kortina. Lalagyan man nila ng design niyang ano niyan. So medyo ano po sa dito pag ganyan po. Di man yan sila nang bahala. Sila na po bahala dyan. Basta maayos po siya dito. No? Kasi nga po, no? Bagong-bagong bahay. Tapos doon po ibuburol siya. Masama daw yun. Masama po. Ate, kumusta po kayo? Ayos naman po. Natanggap niyo naman po na atin. Nahirap na rin din po. Kaya tanggap na din po namin yung pangyayari. Kasi kung mas lalong tatagal po si tatay na gano'n ang sitwasyon, mas lalo po nahihirapan. Siya din po kasi ang nag-ano ay pinapatubuhan na ngayon ng doktor. Ayaw niya din. Mukhang tinanggap na lang din po. Kaya, sabi na po masabi niyo po ate na gano'n po ang nangyayari. Ang masabi ko lang po, talagang sa ano, ano ko lang po sayo ko sa magulang kong lalaki. Sana masaya na siya kung saan siya naroon. Yes, ate, sa kanyang mga huling sandali po, no, na natulungan po namin, no, na bigyan ng bahay, no, si nanay, komportable na po, hindi na po sa ganitong sitwasyon. And syempre sa kanyang, pag at least naka, ano po siya, naidala po sa ospital. Po ng mga gatas, no? Natulungan po, na bigyan po ng pang-maintenance po. Ano pong masabi niyo po ate sa ating mga sponsors po? Sa mga sponsor pong nagtumutulong para sa magulang ko, nagpapasalamat po akong marami. Yun lang po at sana po, sana huwag kayong magsawa kasi meron pa naman po akong manatitira pang isang magulang na dapat pantulungan. Yun lang po ang sana ang hiling kasi wala naman po kami ang kakayahan ng mga anak na mabibigyan namin kung anong kawalan na magulang namin kasi isa din po kaming naghihirap tsaka isa pa malayo din ako malayo po yung lugar niyo. Saan po yung lugar niyo? Doon po sa lugar ng asawa ko sa Pulo po yun sa Makulabo. Ah, sa Makulabo ba? So, kailangan pang magsakay pa ng bangka tawid dagat po yun ba? Nung araw nga po na yun na mag-ano ako, lakas po ng dagat po na. Nung umuwi po kayo? Grabe ang lakas mo. Ay, nadatnan ko nga po, yung tatay ko gano'n na nga. Naawa nga ako doon, ay wala naman ako magawa. Talagang sa sobrang tagal na yan na rin pating ano, paghihirap sa sarili niya ng sitwasyon niya. Tanggap na din po talaga namin. Kisa naman po magpakahirap pa siya. May plano naman ang Diyos atin, no? Sa lahat-lahat po. Siya lang po nakakaalam po nito. Kaya ngayon po, so mamaya po ihatid na po dito. Mga anong oras po kaya? Baka alas 3 po. Hindi, alas 4 nandito na rin po. Kasi inaano na yung ngayon. Imbalsamar na po. Sino pong nandun? Wala po? Wala po. Sabi nung ano, pwede na daw po kami mag-alis. Makapagpahinga po kayo. Ano po? Ilang araw po kayo doon sa ospital? Tatlong gabi po. Tatlong gabi? Bali, apat po at yung gabing alis namin dito. Ayaw nga po doon kasi kayo na natulog noon nung hinatid po si tatay. Alos wala po kasi kami. Ayaw nga po. Pahinga din po kayo atin, no? Kagabi nga po, grabe ang ano yung sa amin. Grabe yung ano niya, yung pagpapang. Parang balisa siya. May pagpa ano siya, ihiga siya ng ano, ng diretso, ipapatagilid, itataas. Grabe din po ang inano namin kagabi ni mama, kaya sabi ko, ano ito sabi ko mama, parang ganito na naman sabi kong maulit naman yung nangyari dun sa anak kung ganun din ang ginawa. Ano po pala yun, namatay din po noon? Ganun din po siya ay, lumpo din po yun, namatay po yun 17 years old. 17 lang? Tatlong taon din po yun sa amin nagpaalaga. Medyo bumalik din po, no? Nagkaiyak nga po ako kagabi nung maano ko at naalala ko yung anak kong namatay. Sabi ko para, sabi ko, inano na naman, inulit na naman, uulitin na naman yung nangyari. Yung nakinig man siya nung naglabas nga ako at nagkaiyak nga ako nun. Nakiusap mo ng mama ko doon sa papa ko na, anya, maawa ka naman anya sa amin. Wala na niya kaming pahinga, wala kaming tulog.
Tapos nung siya nung nagpasok po, nakaano na siya, tulog naman na. Yun na pala yun. Hindi pa naman po. Tapos pagkamaga pa, yung kaninang maga na lang po. Parang pinaiglip niya lang man din ako, hindi na siya nagpasaway. Hindi na. Yun na yung kahiwatik po niya. Pero po kagabi talagang gustong-gusto na po na niya nung umuwi. Gusto niya umuwi dito? Nagaano talaga siya, mauwi na siya, mauwi. Kasi nag-chat din po si Ate Luz na gusto yun na daw din iuwi kasi nga walang pagbabago. Wala nga. Magkasuro. Lalong lumala po. Laptop na nga yung katawan niya. Gawa po baga nang hindi na nakakagala. Nag-laptop na rin yung katawan niya ng ano. Nakaroon na masuga. Pero kahit ganun po Ate, no? At least man lang na masaya na po siya ngayon. Ano po? Hindi na po siya makakaramdam ng sakit. No? Paghihirap at least natulungan po namin, no? Natulungan po maraming si nanay. Salamat. Maraming salamat po talaga sa inyo at sa lahat po ng sponsor na nagtutulong sa magulang po. At isang-isa sa Panginoon Diyos, nagpapasalamat din po. Mayroong magagabay sa inyo para makatulungan din po ang magulang namin. So ngayon pati, magpahinga muna po kayo. Ano po, para makapag-ano po kayo, ma-relax po kayo. At si nanay naman po, no? Nanay, matutulog po kayo ngayon. Pahinga sana. Pahinga muna kayo. No? So dito may solar light na po. Kuryente. May kinabit na po dito. Kuryente. Ay, nakiflying lang muna. So ito na yun. Yan ang... May solar naman po dyan sa labas. May solar isa dyan nilagay. Tsaka yung galing sa barangay. So kahit pa paano po, no? So yung ano pong... kulang pa dito nanay, na pwede namin maitulong pa po sa pang-araw-araw nilang po na pagkain, no? Sa pagburol dito, no? Siguro po, baka bukas makabalik kami dito, ano po, para makatid kami ng, ano, yung tinapay, mga ganyan, kape, bigas nyo po. Yan. Okay lang po kay nanay. Okay lang salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Pagpahinga na talaga si tatay, ano po, no? Talagang... Kasi nga, pati din po mga viewers, grabe din po yung, ano po nila, no? Yung naawa din po sila sa kalagayan po ni tatay, na grabe. Akalaan niyo po, 17 taon. Ganun lang po ang sitwasyon niya dito. Araw-araw, sa kabudan, ganun. Sa kabudan, oo nga po. Na pagdadating ko galing sa kabudan, nasabi, ano? May nakakuha ka man. Kumirong man. Nagawa ko man, ititimbang ko. Kumisang 3 palay, 1-4. Yun po ang hindi mo makakalimutan po sa kanya. Masabihin, ibili mo kong ulam. Sa ulo. Wala na yung... Wala na nga po. Wala na yung pagdating ko nandiyan parati. Si oo nga po, nandito nakaabang po na. Nag-aabang naghintay sa akin. Kasi dahil din po kay tatay, no? Nung nakita namin, siya din po ang aming nakita dito nung natulungan po kay nanay, no? Kaya mukhang ano din po, no? Mukhang ginamit din si tatay, no? Na instrumento ng Diyos para matulungan po kayo. No? Kasi kung wala po si tatay dito na nakita namin noon, wala din po kaming mano po, no? Wala kaming pwedeng maitulong dito. O hindi namin kayo makikilala. Kasi nga po, ikaw po, nanay, no? Wala, hindi ka po masyadong magpapa-interview, no? Sa mga ibang vloggers. Ayaw bloggers. Po talaga nga. Kaya nga po. Nauwi ako dito pag nandiyan na yung tubig. Ayaw ko man maglangoy ng hibas yan. At masakit nga sa'yo ko ang tuhod ko. Kaya pag nagtaib na, sundo na ako doon. Nalangoy na lang ako galing doon sa unahan. May pabirik lang ako, di lang malunod. Langoy-langoy lang. So ngayon po, nanay, magpahinga muna po kayo, no? Para mamaya po, andyan naman yung mga anak mo, yung apo mo, no? Na mag-asikaso po dito. Bukas po, makabalik po kami, no? Para makadala po ng mga pagkain po dito. Pero dito, okay na po dito, nanay. Oh, dito yung na lang. Po, pag... Sabi ng anak ko, dito na lang daw at masama daw yung bahay. Kaya nga po.
Kasi pagkatapos po no, ng mailibing po si tatay, mag-schedule po tayo ulit dito no, para ma-ribbon cutting po natin. At nang sa gayon po, makalipat na po kayo dito. Ito po, sisirain po pagkatapos. Dadalhin nila itong mga kanahit. Ay, yung mga ibang kahoy. Oo nga po. Kasi yung iba naman po, hindi naman po masyadong bulok. Matibay pa yung nasa. Oo, yung sa ilalim po. Puro pati ano yung mahaba. So ano po nanay, maghihintay na lang po kami doon sa labas po, ano? Kung medyo maabutan na po ng gabi, baka bukas po kami makabalik dito, no? Sige po. Kayo po, matutulog po o magpapahinga muna po kayo? Magpahinga muna. Sige ako po. At ang gaan-baga ng katawang ko. Dahil yan sa walang tulog po nanay, no? Lagaan nyo din po yung sarili nyo para makarecover po kayo. Nagpasama nga ako kay Arlen kanina dyan. Sabi ko, Arlen, samahin daw ako. Para bagang pag-apak ko dyan sa ano ay. Parang anlalim. Grabe. Alagaan niyo din po yung sarili niyo nanay, no? Para ano po? Siyempre, at wala, may wala din pong mag-ano sa inyo. May umaasa walang pa rin sa akin, yung mga apo ko. Mga apo mo. Mga mabuti anak. Kung may mga kaya din yan, at parehas din po. Parehas din mahihirap. Pag mayroon ako, dito rin sila sa akin. Tulungan mo din sila. E paano? Sabi ko makain ako, sila hindi. May nakatwirang ko. May iba bang magulang na hinahayaan lang nilang mga anak. Eh ako hindi. Basta may pera lang ako, sige lang sa ekong. Tinutulungan mo po sila. Tinutulungan ko yung mga apo kong yan. Kaya sabi ko, Sus Maria Josep. Kaya pag naalis ako ng bahay ay sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ako sa hanap buhay. Nagkakakuha man kuminsan. Kuminsan hindi na tatlong araw ako balong natimbang. Nautang muna dyan sa tindahan. So ngayon po nanay, hindi na po kayo magkakabod, no? Alagaan nyo po yung sarili nyo. At least pagkatapos po, no? Ganyan. Magkakaroon na po kayo ng tindahan po dyan, no? Para meron po kayong pagkukunan po sa araw-araw nyo po. Kaya, ayun po. Salamat po mga Kalingap, no? Sa lahat po ng ating mga sponsors. Lahat-lahat po. Simula po nung nakita po natin sila tatay, no? Mga nagpadala po noon. Kahit magkano. Salamat po sa inyong lahat and salamat din po sa mga tumulong po dito sa bahay po nila nanay Emma, no, na bago po na wala po si tatay, nagkaroon po sila ng bagong tahanan, no, natulungan po natin ang pamilya po ni nanay Emma. Kaya yun po, sana hindi po tayo magsawa, no, na tulungan po ito sila nanay Emma. And syempre, sa kanyang ano po, pang-araw-araw po na pangailangan po. Nanay, anong mensahe niyo po para sana? Salamat. Maraming salamat sa mga tulong ng mga nagbibigay sa amin, lalong-lalo na sa Panginoon. Maraming salamat at lalong-lalo na sa inyo. So yun po nanay, so magpahinga muna po kayo dyan, no? Sige po, sa labas lang muna po kami, no? Nanay, mabalik lang kami dito, no? Sige po. So yun mga Kalingap, no? Hintay natin dito saglit. At ayan po. Thank you po mga Kalingap sa yung panonood po ngayon sa ating vlog mga Kalingap, no? So ayun mga Kalingap, andito po si Ate Luz, no? Ate Luz, kumusta po kayo? Okay lang naman po. Oo. Nalulungkot din po ako para kay Tio. Nalulungkot po kayo? Kaya nga po ate, no? Kasi nga po, kayo po yung pinakamalapit po na kapitbahay po dito, no? Iyak talaga. Naiyak po kayo sa pangyayari po. Sobra po. Nalungkot ako po. Hindi nga nakaakyat sa bahay na niya. Wala po tayong magawa, sir. Hindi po niya naranasan po, ate, no? Yun ang kinagawa ko ng sobra po, ay. Manirahan po dito sa bagong pinagawang bahay. Opo, sir. Pero nang sa ganun po, ate, at least man lang, ngayon po, di na po siya nahihirapan, no? Yung kanyang dating sakit po, mawawala na po, no? Opo, sir. Kasi nga, yun na nga po, nakapagpahinga na po siya. Sana, sir, salamat sa mga tulong niyo sa kanila, kahit pa paano. Kahit ngayon lang namin kayo nakilala, masaya siya masaya siya na nawala kasi may naiwan na siya kay ate kahit pa paano po. Kasi dahil naman po kay dahil po kay tatay, no, Tate Romulo, kaya natulungan po namin. Kasi nung naghanap kami dito ng matutulungan, si Tate Romulo po ang pumuha ang ano sa amin, no.
sa kanya po kami na nakita po namin si Tate Romulo na ganun po ang sitwasyon. Maraming salamat. Kaya, grabe. Nawala siya. Masaya siya na nawala kasi po may naiwan siya kay ate. Kaya paano po. Yung lang sa arat, Kenser, ayaw ko na magsalita kasi sobrang nabigla din po ako. Ay. Kaya nga. Maraming salamat po sa inyo. Na sana marami pa kayong matulungan gaya po nila. Maraming salamat po sa inyo. Wala nga naman po ate. Nasa, andyan ka lang po para kay Nanay Emma. Hindi ko po siya papabayaan, sir, kahit anong mangyari. Basta at nandyan po ako. Kinalulungkot ko lang, hindi na nakita ni Tio yung bahay niya. Hindi niya na naranasan. No? Maranasan. Yung ate pinagawang bahay na talagang ilang araw na lang, no? Yung hihintayin para maribon ka ating. Pero yun po ang nangyari po. Okay, sir. Salamat po. Basta, iyaman na lang po, no? Ate na lang pong, yun na nga po, si Nanay Emma, no? Comfort na lang po natin. Opo. Sa pangyayari po ngayon. Sir, opo. Hindi ko siya pababayaan, sir, kahit anong nangyari. Ate, salamat po. Maghihintay na lang po kami dito mga ilang minuto, no? Kasi nga daw, yati daw ngayon si tatay. Oo. So, dito, sa lumang bahay pala ibuburol yun. Ay, ano? Sir, at hindi pa man daw po ito nabibindisyon. So, nga po, masama daw po yun. No? Kasi nga, bagong-bagong bahay. Tapos, yun po ang unang may papasok. No? Okay naman po yung dating bahay nila. Inasikaso naman po at inayos. So, salamat. Sige po ate, salamat po sa inyo. Ano po? Dito muna po kami, na? Sige po. Sige po. Opo. Madating naman na po si Tito. Kato Alex Dodong, ano daw ang Gcash pangalan?
Pag kayo may pag-uwi doon, stop over mo kayo sa mga kainan, panayin nyo. Sige po, salamat po. Buti ni itaas sa bahay ang taong magandaan. Itaas po. Salamat po. Dibari naman yun. Ano ang masagasaan? Nasaan si Jikin na? Dito mo lang po sa taas, no? Kasi nilagyan po ng trapal po. Ang pupunta na lang dito yata yung mga bibisita, tapos yung dadasal. Ang puso yung asin bago kayo pumasok sa bangkay nyo na kapasukan. Hindi kasi kapag yan, kapag may pinagkakang pampatay. So, paano pag may solar light po dito, dalawa. Binigay po ng barangay hall nila. Ay, made sa barangay. Ako po na ako. 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 Ako po na ako.
Kala ko pula. Kaso yung kala naman. Ito ang nagsinak sa titas mo. Ito yung kaya po kay Mama Rebel Rivera. Salamat po sa inyo lahat. Pwede abo doon sa labas ng wala. Pagtingin na lang ng kawayan ulit yung... Yung nakapin po kay Rowan at po ibang sahib po yun. Ang oras po yun. Baka mamaya po, baka 9 po. Tindi po. Pwede yun. Yeah.